Magandang balita naman po para sa mga healthcare workers. Inaprubahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa mahigit 1 bilyong pisong pondo para sa special risk allowance ng medical frontliners na direktang humaharap po at nag-aalaga sa mga COVID patients. Apila naman ni Senator Go na kung may sapat naman po anyang pondo, gawing fixed amount ang SRA ng mga qualified medical healthcare workers. Kaya kaysa bilangin daw po ang kanilang duty kada araw. Narito ang report. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 1.185 billion pesos na dagdag na pondo para sa COVID-19 special risk allowance ng mga hindi pa nakatanggap na kwalipikadong mga healthcare workers sa pribadong sektor at non-DOH plantilla personnel na direktang exposed sa mga COVID patient. Magmumula sa 2021 contingent fund ang nasabing pondo, laan para sa nabanggit ng mga healthcare worker na hindi pa nakatanggap ng kanilang benepisyo. Welcome kay Senate Committee on Healthcare Person Christopher Bongo ang dagdag kompensasyon. Matagal na rin itong apela ni Go, natugunan ng mga concerned agencies ang hinaing ng mga healthcare worker. Pagtitiyak ni Go, kasama siya ng mga medical frontliner para ipaglaban ang kanilang karapatan. Nauna nang naglabas ang Department of Budget and Management ng mahigit sa 8 bilyong piso para sa SRA benefit ng halos kalahating milyong healthcare worker sa bansa na direktang nag-aasikaso sa mga COVID patient. Lagi anyang nasa panganib ang buhay ng medical frontliners, kaya ibigay ang nararapat na suporta sa kanila. Apela niya, maging flexible ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga probisyon ng batas at kung may sapat namang pondo ay gawing fixed amount ang SRA. Lahat naman kasi anya ng mga naka-duty na healthcare worker ay nahaharap sa banta ng COVID-19 na hindi nakikita ang kalaban. Kaya mahirap sabihing exposed o hindi exposed bawat isa. Isinulong ni Go ang nasa 51 billion pesos na 2021 national budget bilang kompensasyon sa nahawahan ng COVID-19 na medical frontliners. Isa rin siya sa may akda ng Senate Bill 2421 na magbibigay ng fixed monthly allowance sa lahat ng healthcare worker at iba pang personnel na assigned sa mga health facilities ngayong nasa state of public health emergency ang bansa.